sa lahat ng sinabi mo, anak. Wala akong kwentang ina. Tinatanggap ko yung... Hindi niyo alam ko. Hindi kaya ng isang sorry yung mga nagawa kong pagkukulang at kasalanan sa'yo. Hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Hinayaan kitang mapagbog ng sarili mong ama. Nagpagamit ako kay Celestina. Naging makasarili ako. Hindi ko dinideserve ang pagmamahal mo. Pero ninyo, ninyo, mahal na mahal kita. Gusto kitang protektahan sa lahat ng pwedeng makasakit sa'yo, anak. Kaya nung gaming sinaktan ka, nagbog ka ng sarili mong ama, hindi ko kinaya, hindi ko natiis. Anak! Namutang ka. Namutang ko, ama mo. At lahat yung nasaksihan ni Celestina. Yan ang ginamit yung pang-blackmail sa akin. Nasasabihin niya sa'yo yung ginawa ko sa ama mo kapag hindi ko ginawa lahat ng mga gusto niya. Anong panahon na yun, ninyo? Ikaw lang. Ikaw lang ang meron ako. Kaya nung gabing... Nung gabing nangyari, pagpatay kay Harriet. Ganitong palalabasin nating kwento. Dahil walang maalala si Adrian, ipapaako natin sa kanya ang pagpatay kay Harriet. Hindi ako papayag! Makukulungan ninyo ko! No! Sa boys town siya dadali. At sisiguraduhin ko sa'yo na makakalabas siya kaagad. Hindi! Masisira ang buhay ng anak ko! Tatawagin siyang kriminal ang lahat ng tao! Tatlong taon natin itinago ang pagiging mamamatay tao mo! Dahil ayaw mo malaman ng ninyo mo na ikaw'ng pumatay sa ama niya. Makukulong ka, Odessa! Hindi ako takot makulong. Ang takot ko ay kung ano may isip ni Adrian sa sarili niya. Na pinatay ng sarili niyang inang kanyang ama. Pero kung si Adrian ang mapapahamak dito, magsama tayo sa kulungan! No, no. No, Odessa. Akala ko, friends tayo. Bakit parang hindi mo ako kilala? Lahat ng sagabal sa buhay ko, pinapatay ko! Katulad ni Harriet, papatayin ko na lang din si Adrian. Pero, ito-torture ko muna. Yung tipong... Iwiwish niya na sana nung nahulog siya sa bangin at inanod siya sa dagat. Sana hindi na lang siya lumutang. At natagpuan sa dalampasigan. Sana namatay na lang siya! Akong puso, Celestina! Nakamuhian mo ako sa ating dalawa. Ako ang mamamatay na ako. Ako ang
sumira sa pamilya natin. Patawa na na. Patawa. Hindi na alam ko. Mali yung ginawa ng mama mo dahil hindi siya lumaban. Pero alam ko rin na ginawa niya yun dahil mahal na mahal ka niya. Lahat tayo biktima dito. At dapat magbayad yung may kasalanan. Celestina! Lang po tayong biktima, ma. At kahit ano pa nagawa niyo sa akin, nanayo pa rin kayo. Kung nagawa nga akong patawarin ng ibang tao, ayaw ko rin gawin sa inyo. Hindi ba siyang dahilan kung bakit nawala si Harriet? At ngayon naman, ang anak mo. Ipakulong natin siya, Virgilio. Idiin natin siya sa pagpatay kay Harriet. Sige, Celestina. Tutulungan kita. At pagkatapos makulong ni Adrian, ikaw ang isusunod ko, Celestina. Dahil simula pa lang, kayo na ang magkakampi. Niloko niyo si Papa at pinatay ni Adrian si Harriet sa utos mo. And... Mitch! Mitch! You're finally home. Daddy, sorry po. Hindi po ako nakapagpaalam ng maayos. Ayoko nang maulit siya. Hindi naman po napatunayan na si Adrian yung pumatay kay Mommy, di ba? Dahil na-dismiss yung kaso. Dad, paano kung hindi talaga siyang pumatay kay Mommy? Paano kung ang totoong kalaban natin dito ay si... Ako ang kaaway. Tama ba, Mitch? Yan ang sinabi ni Adrian. Bakit po parang ang defensive niya naman po yata? Because I have the right to defend myself! Those are just lies! Sa mahabang panahon, pinili ko ang magpakumbaba. Kahit hindi niya hiningi. Kahit masakit. Kahit mahirap. Pinatawad ko siya with all my heart. Pero ako pa ngayon na magiging masama. I'm sorry, Mitch. Alam kong mahal mo si Adrian. Pero sinungaling siya. Nilalaso niya yung utak mo. Ginamit ka niya para magiganti sa pamilya natin. Sira talaga yan. Papaayos ko pa lang eh. Bakit ba kayo magkikita ni Amanda? Kasi dad, babalik na po siya bukas ng Manila. Okay. Paano kayo naging close? Yung stepson niya po, si Zach, best friend ko po, si Malapag Kabata. Gusto kong makilala si Zach. At saka yung iba mga friends mo pa. Gusto kong mas makilala ka pa, Navita. Pasensya ka na pala.
nagkakaroon tayo ng misunderstanding dahil kay Adrian. Dad, huwag po kayo mag-alala. Balang araw po mapagkakatiwalaan niyo rin si Adrian. Tita, thank you po. At saka pasabi po kay Sak, sorry, nag-alala pa siya. Sure, magkikita kami soon. Uuwi na ako sa Manila. Tita, mamimiss ko po kayo. Mamimiss din kita, Mitch. Naghihintay na si Adrian. Pabuti pakarating ka. Pero nandiyan po si Daddy. Sana po ma-enjoy yung pakikipag-usap kay Tita Amanda para hindi niya ako hanapin. By the way, this is Attorney Bartes, who siya yung hawak ng kaso ng mami mo laban kay Celestina. Attorney, this is Mitch. Siya yung anak ni Harriet. It's nice to meet you, Mitch. Let's start. Okay. If my memory serves me right, nangyari ang krimen 18 years ago? Yes, Attorney. And then it got dismissed for lack of evidence, tama? Okay. After that, naging cold case na siya dahil walang makitang lead suspect na totoong pumatay kay Harriet ni Alegre. Well, handa na akong madinig kung ano yung mga bago information. Hey, ma, yung ready ka na. Silaysayan mo yung mga na saksyan. Nung gabing yun, nalaman ko na si Adrian ay nakala Harriet. Kaya nagpunta ako doon para sunduin yung anak ko. Laking gulat ko sa nadatnan ko. Harriet? Adrian? Sama ni Celestina. Wala siyang awa. Mrs. Olvida, hindi ako nandi dito para husgahan ka sa mahabang panahon mong pananahimik. Kinakot niya ako na papatayin si Adrian. Pwede natin buksan uli ang kaso ninyo. Malakas po ba yung kaso natin laban kay Celestina, Tony?
mabigat na ebidensya ang eyewitness account. For as long as we can prove your credibility in court. Teka, ano nga nangyari nung gabing yun? Bakit nakaligtas si Ana Vida? Gayon ang sabi nila, pinatay mo dun siya? Wala po si Ana Vida nung gabing nangyari yun. May pagtaka sa kanya si Vicente at Lupe. Nakakutuban yata nila na may masamang balak si Celestina. Lahat ng mga bagay na yan, ito siguro parang haka-haka mo lang. Let's stick to the actual incident that you witnessed. Doon natin paikutin ang kaso natin laban kay Celestina.